ito mga kapintura at disenyo. Papakita ko sa inyo kung anong gagawin natin. So ayan, meron tayong rough na slab. So yan, makikita nyo. Hindi sa pantay. Hindi ang pantay. So ang tanong kung kaya bang pantayin yan sa masilya. Kung gusto nyong malaman, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung paano dapat gagawin dyan. Pero una muna pa nga pala, shout out muna kay Boss Abraham Cruz. Ay maraming salamat sa support ako. At kung bago ka pa lang dito sa bahay ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan lang. So ayan, panoorin niyo. Una muna natin gagawin nga pala ay lilinisin. So nga pala, ito nga pala ang surface nito. Meron na itong masilya. So papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin para mapantay ito. Yung mga ganito. Ayan, kita niyo. Sabit na sabit yung kamay ko. Ayan. So guys, bali dito kailangan natin linisin yung mga excess na semento. Kailangan natin ng martilyo at saka concrete nail. Kailangan natin tiktikin yung mga masyado matataas kasi yun yung mag-uumpisa ng mga bukol at mahihirapan tayong pantayin. So yan, makikita nyo yung tinatanggal ko talaga ng gusto yung mga matatalas, yung kumbaga yung umbok na umbok. Tsaka siya nga pala, pag nag-titiktik kayo ng semento o ano mang bagay, siguraduhin natin na protektado yung mata natin kasi delikado yung mga talsik na talsik ng buhangin o kaya yung mga simento na pinagtiktika natin. Pag tumama sa mata, masakit yun o kaya ay makakapag makakabulag. So dapat kung nakikita nyo ako dyan, nakasuot ako ng shade ng salamin.
So dito kung makikita nyo, kinakaskaso rin siya ng espatula. Yan ay para siguradong ano, yung mga loose part ng semento ay talagang matatanggal. Ayan, kung makikita nyo, pagkatapos kong kaskasin, winalisan ko pa siya para sigurado talagang ano, alis yung mga buhangin. So ayan, dito nag-uumpisa na tayong magpahid ng masilya. Siya nga pala yung pinapahid natin dito ay ano, skim coat ito. At kung mapapansin nyo, ang una nating pinapahiran ay yung mga malalalim na area. Yun ang kailangan mo ng abunuhan. Kasi hindi mo siya pwedeng buuhin kaagad. Walang mangyayari dun sa masilya mo kapag binuo mo siya kaagad. Kailangan mo muna siyang habulan ng ano, yung mga lubog, yung mga masyadong lubog. Kailangan mo muna siyang abunuhan hanggang sa medyo pumantay siya ng konti doon sa pangkalahatang surface. So ayan, ito na yung itsura ng unang mano ng masilya. So kung mapapansin nyo, medyo kabang-kabang pa siya. Huwag nyo munang alalahanin masyado yan kasi unang patong pa lang yan. So dito, tuyo na yung unang mano natin. Magpapahid tayo ng pangalawang patong nung masilya. So doon pa rin doon sa mga lubog na area na una natin pinahiran, yung pa rin yung hahabulan uli natin kasi lubog pa masyado yon. So kung mapapansin nyo, yung kung gaano kalapad yung unang masilya natin, medyo mas ino-overlap natin yung edge nung unang masilya para hindi siya mag-ipon yung dulo at magiging ano din siya, magiging umbok. So panoorin nyo kung paano ang diskarte.
So dito yung pangalawang ano natin ng masilya, tuyo na. So ito bali pangatlong pahid to, pero bubuuhin na natin dito. Ang diskarte natin, bubuuhin na natin lahat para mag-umpisa na siyang mahabol talaga, magpantay talaga. So siya nga pala, bawat patong nyo ng masilya, siguraduhin nyo munang tuyo na yung unang pinatong nyo bago kayo magpatong ng panibago.
Ayan, ito na yung itsura ng unang mano natin ng ano ng batak. Kaya yung nasilya na buo talaga. So, ayan guys, ito na yung itsura ng unang ano, unang patong ng batak. O yung buhang pagkamasilya. So ayan guys, dito tuyo na yung unang mano natin ng buuhang masilya. Magpapatong na tayo ng final coat. So kung mapapansin nyo, kung yung unang mano natin ay ano natin ng batak ay pahalang, pabalagbag naman ng ang stroke natin para siguradong matatakpan talaga yung mga lubog-lubog. Kasi kapag kaparehong pareho lang din yung takbo nung batak ninyo, may mga posibilidad na may mga area na mananatiling lubog. So para siguradong pantay talaga siya lahat hanggang maari, hanggat maari, dapat lang isang pabalagbag na batak. Natin ang tama pikin po. Let's make a video. 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 Let's make a video
Pancaso, kailangan na baba umiyak-iyak mo. Malong, malong, malong. Ito na yung ano final na result.
So bali guys, ito na yung hitsura nung ano niya, yung final na result. So bali ano yan, dalawang manong masilya dun sa mga lubog-lubog na area talaga, and then dalawang mano din yung buuhang masilya o yung batak kung tawagin. So ayan, makikita nyo kung kayo na miss, kayo na ang decide kung kaya bang pantayin ng masilya yung mga lubog-lubog. Siguro sa tingin ko naman kaya, ano, nakikita nyo naman ng resulta. Yun nga lang, kailangan lang talaga ng diskarte at effort. So ayan, kung sana nakatulong sa inyo ang video na to, at good luck sa mga DIY ninyo dyan, at yun lang. At doon naman sa mga nais magtanong, just mag-comment lang kayo sa baba, at sa abot ng ating kakayahan, sasagutin natin yung mga katanungan ninyo. Ayan, maraming salamat.